ano-ano ang mga prutas na pwedeng ipakain sa ating mga alagang ipon. Diyan ka lang dahil yan ang ating pag-uusapan after ng intro. Hello mga Dapper Gods and welcome back for another video! Happy New Year po ulit sa inyong lahat mga Dapper Gods at tamang-tama ang ating pag-uusapan dahil New Year, baka katapos lang ng Pasko at New Year ay panahon ng mga prutas. Sino ba sa inyo ang nangolekta ng 12 na bilog ng mga prutas sa inyong mga table noong paparating na New Year? Yan. Let me know sa comment section kung isa ka sa mga naghanda ng mga prutas. So yan ang ating alamin. Ano nga ba ang mga prutas na pwede nating ibigay sa ating mga alagang ibon? So ang pag-uusapan natin yan ay request ni Jigger Tantimbuhan. Sabi ni Jigger ay good day po. Ano pong prutas ang magandang ipakain sa mga African lover? So, huwag kang mag-alala Jigger dahil yan ang ating pag-uusapan. Iisa-isahin natin ano kung ano yung mga napapanuhong prutas ngayon sa season na ito na safe na ipakain sa ating mga alagang ibon. Syempre bago tayo magsimula, gusto ko lang i-welcome ang mga baguhan sa ating channel. Welcome po sa Munting Ibunan, the home for bird lovers. Join the thousands of our Dabbird Cats by clicking the subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated pag meron tayong brand new video. At syempre, bago tayo magpatuloy palalo ay meron tayo, para sa mga hindi pa nakakaalam, meron tayong grand raffle kung saan pwede kang manalo ng proven pair na may kasamang nest box at hindi lang yan. Meron pa siyang kasamang cage at hindi lang yan. May kasama pa siyang bonus na the breeder pack ng Picoy. Syempre, kompletong-kompletong. Ito. Wala ka nang hihintayin pa, hindi ka na maghihintay na magparis ang ibon, di ba? Kompletong package yan. At sa mga hindi pa nakaka-join, ay ano pa hinihintay nyo? Mag-join na kayo! Ilalagay ko ang link, nandyan hanapin nyo sa my description ang link. Join here, sabi niya, to join Grand Raffle. Click nyo lang yung link and then enter your information doon. Siyempre, malaki ang chance mo kapag ikaw ay siyempre nakasubscribe sa ating bagong channel. Kaya kung hindi ka pa nagsasubscribe sa ating bagong channel na Munting Kennel, subscribe mo na rin yan at i-follow mo ang ating Facebook page na Munting Kennel din. Alright, so tara na, bago natin makalimutan na ating topic sa sobrang dami ng ating intro ay eto na. Ano nga ba ang mga fruits or mga prutas na pwede sa ating mga lovebirds or sa mga ibang ibon? Bibigyan po kayo ng 15. So madami-dami ito. Kaya take down notes kayo, okay? Unahin natin sa number 1, apple o mansanas. Inuna ko na to dahil meron akong importanteng sasabihin. Kapag ibibigay ninyo ang apple, make sure na tanggalin ninyo ang buto. Kasi yung buto ay very toxic yan sa ating mga ibon. Meron siyang konting cyanide na tinatawag, magkakaroon ng cardiac arrest or failure yung ating mga alagang ibon pag sila ay nakakain nito. Okay? So make sure na kapag bibigyan mo sila ng apple o mansanas, ay hugasan mo maigi at tanggalin mo lahat ng mga buto bago mo ipakain. Okay? So that's very very important. So apple is safe but without the seeds. Okay, so that's number one. Number two ay orange. So itong orange naman ay okay kahit kasama yung buto. At itong orange ay syempre rich in vitamin C, antioxidants, pampaboost ng kanilang immune system. This is very good. Pero it's very acidic. So kapag bibigyan nyo yung mga ibon, syempre I think I would guess nasa once or twice a week lang. Huwag yung lagi-lagi. Para maiwasan sila magkaroon ng gastric irritation. So that's number two, orange. Number three, papaya. So, yung ripe na papaya, that is okay. At kahit yung hindi hinog na papaya ay okay lang din yon sa ating mga ibon. At pwede rin ibigay yung mga seeds niya. Ang maganda sa papaya natin na hinog ay malambot, di ba? At madali nilang kainin kaagad. At actually, maganda rin ang hinog na papaya para sa mga hinahand feed ng mga inakay na hindi matunawan. Okay, so take note nyo ito. Kapag meron kayong mga inakay na hindi matunawan, you can try this. Hinog na papaya, i-blender ninyo kasama yung seeds o yung buto at yun ang ipakain through syringe, you know, sa inyong mga inakay. At tingnan ninyo, it will help dun sa kanilang panunaw. So kung meron kayong mga inakay na hindi matunawan, pwede nyo i-try yan.
Alright, so that is number 3, papaya. Number 4, mango. Ayan, so season na ulit ng mga mangga. Alright, so pwede ang hilaw na mangga at pwede rin ang hinog na mangga. Pwede rin yung ibigay ang kanilang buto. So that is okay. Again, mangga, kapag maasim, high in acid, it's very acidic. So again, give them once or twice a week lang, the maximum. Okay? Number 5, banana. So ang banana ay syempre rich in lots of vitamins din na hindi lang sa ating mga tao maganda, maganda rin ito sa mga ibon. So, pwede nyo ibigay yung buong banana kasama pati balat. It's actually very good para meron silang makukutkot. And that's our number 5 on the list, banana. Pag sa banana pala, meron tayong saba, tondal, lakatan, senyorita, napakaraming klase, pero lahat ng klase ng banana ay okay sa inyong ibon. Number 6, coconut or buko or nyog. So, pwede po yan. Safe po yan sa ating mga ibon. Pwede nyong ibigay yung buo na husk or buong buko para meron silang tuka-tukain. Pero ang ginagawa namin ay hinahati namin siya. Especially kapag kayo ay gagawa ng salad. Ayan. So, kung meron kayong mga pinagbalatan or pinagkayudan ng buko, ayan, pwede nyong ibigay yung tira. Or, syempre, pwede nyo rin silang bigyan ng kahit may laman pa na coconut para ma-enjoy nila. Ayan, so that is number 6 on the list, coconut or buko. Number 7, guava or bayabas. Another rich in vitamin C. Magandang pang-boost ng immune system. Pwedeng ibigay lahat kahit na yung buto. Very safe at paboritong-paborito ito ng ating mga alaga. At syempre, ang bayabas, tumutubo yan kahit saan. Kaya libre na. Hindi ka na bibili pa ng bayabas. And it's also very good for our birds. So that's number 7, guava or bayabas. Pag sa bayabas pala, mayroon tayong mga hinog at may mga hilaw. Usually, ang binibigay namin is yung hindi masyadong matigas, yung medyo hinog na siya para mas madali nang tukain or kainin ng ating mga ibon. Number 8 on the list ng mga prutas na pwede sa ating mga alagang ibon ay berries. Mayroon tayong strawberry, mayroon tayong raspberry, mayroon tayong blueberries, blackberries, kahit na anong berries ay pwede sa ating mga alagang ibon. Very, very rich din siya sa vitamin C and antioxidant pang boost ng immune system. Although may kamahalan ng kaunti dahil usually import itong mga ito unless na taga Baguio ka na maraming strawberry at kung meron lang kayo na makita o syempre pag meron kayong mga leftover ay para malaman ninyo na okay ang berries sa inyong mga alagang ibon. Number 9, corn or mais. Season na rin ito ngayon, ano? Sobrang dami na ang nag-harvest ng mga corn. Alam nyo ba, mga Dabbard Gods, na ang mais or corn ay nagfo-fall siya as vegetable and also a fruit. And according sa botanist, ito ay nagfo-fall sa fruit or prutas. Kaya isasama natin siya sa listahan. Alright, so that's number 9 is corn. Pwede nyo ibigay ng hilaw. Pwede niya rin siyang ibigay ng nilaga na. Okay? Isa ito sa mga pinaka-paborito din ng aming mga alagang ibon. Love birds, medium birds, large birds, corn. Number 10 on the list, grapes. So, ito ay medyo matamis. Ayan. So, kaya wag niyo masyadong bigyan ng grapes. Bibigyan niyo sila once or twice a week lang maximum. That's it. Kapag nasobrahan niyo bigay ng grapes, ay magre-result ito into obesity or tatabayin yung mga alagang ibon. At kung bibigyan niyo ng prutas yung inyong mga alagang ibon at isasama niyo yung mix siya, usually ang pinipili ng mga ibon ay yung grapes kasi gustong-gusto nila kasi matamis. Ayan. So, take note lang yan, okay? At sa grapes, pwede nyong ibigay yung kanyang seeds. And that is number 10 on the list, grapes. Let's go to number 11, dalandan. So, uso na rin yan ngayon. Marami ng dalandan. And also, it is rich in vitamin C, antioxidant, and it can boost immune system. Pwede nyo rin ibigay ang buto ng dalandan. Number 12, pear. Alright, so ito naman, kapag ibibigay ninyo, is make sure natanggalin nyo ang kanyang buto. Huwag nyong ibigay ang pear kasama ang buto. Alright, so parang sa apple, natatanggalin mo yung seeds. Sa pear, ganun din. Tanggalin mo muna ang buto bago mo iserve sa iyong mga alagang ibon. Take note nyo yan ha. Importante yan. Let's now go to number 13. So, grapefruit or suha. So, isa rin yan sa mga napapanahon at masarap kainin, di ba? So, may mga suha na seedless. Meron din mga suha na may seeds. And that's our number 13 list is
grapefruit or suha. Number 14, second to the last on the list ay watermelon or pakwan. Ay, paborito ko to. Masarap. Sino ba sa inyo ang may paborito ng pakwan? Let me know sa comment section, ano? Ishi-shake, juice, o kaya yung bagong hiwa lang na malamig. Sobrang nakaka-refreshing. Ganun din sa ating mga alagang ibon. Masarap din ito sa kanila. At pwede ibigay kasama ang seeds or buto. Okay? Huwag nyo nang tanggalin yung balat. Ganun din kung paano natin kinakain, hinahawakan natin sa balat, ganun din pwede rin natin iserve iyon sa ating mga alagang ibon. So that's our number 14 on the list, watermelon or pakwan. Number 15! Yan! Last but not the least sa mga fruits na pwedeng ibigay sa ating mga alagang ibon ay melon or cantaloupe. So ito ay isa ring safe sa mga ibon at pwede rin ibigay kasama ang kanyang buto sa kanila. Okay? So ayan lang ang ating list of 15 fruits na pwedeng ibigay or safe sa ating mga alagang ibon. Okay? So sana ay nagustuhan mo ang ating video at nakadagdag ulit sa iyong kaalaman para next time na ikaw ay mag-shopping ng mga prutas ay alam mo na kung ano ang safe sa iyong mga alagang ibon at kung ano ang hindi pwede. So ayan lang ang video natin. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Bago tayo magtapos ay dumako muna tayo sa ating mga shoutouts. Happy viewing and shoutout kay Martin Gabayan ng Cebu, kay Raymond Carbunco, kay Cyril Colloquio, Virgilio Rosario, Danilo Raymundo, Kemuel Maranata, kay Batang Bulakinyang Fancier, kay Zalde Karating, kay Abraham Rolioque, kay Nobita07, kay Jello Enriquez. Hello, shoutout and happy viewing din kay Jordan Domingo and JNTC Mini Aviary. Okay, so ulitin ko lang mga Dabbard Gods, ano, kung gusto mo rin ma-shoutout ay mag-comment ka lang sa comment section. Ulitin ko lang mga Dabbard Gods sa mga hindi pa nakakasali sa ating Grand Raffle. This is your time or chance para makasali at humabol. Nandyan ang link dyan sa ating description. I-click nyo lang and put your information. And again, update ko lang kailan ba mangyayari ang ating raffle ay kapag na-reach na natin ang 1,000 subscribers sa ating new channel na Munting Ken. So as of this moment, meron na tayong 702 subscribers. So konting na lang, maybe, di ba? Ma-reach natin yan next week. Abangan nyo lang ang ating mga update dito sa ating YouTube channel and of course sa ating Munting Ibonan Facebook page. Kaya dapat ikaw ay naka-like and follow. Alright, so ayan lang po ang ating video for today. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa akin. This is Mrs. Munting Ibonan na nagsasabing ang buhay ay parang ibon-ibon lang. Catch you again next time only here sa Munting Ibonan. Bye!